Tunay ngang hindi natin maaaring husgahan ang isang aklat sa pamamagitan lang ng pagtingin sa kanyang pabalat. Dahil maaaring lumang-luma na kung titingnan, pero kung babasahin sa loob, punong-puno naman ng karunungan ang nilalaman at kailanman ay hindi pinakukupas ng panahon. Ngunit paano naman kung nababalutan ng pagkaganda-ganda pero nagmimistulang mga nitso na bulok pala ang nilalaman sa loob? Masasabi mo pa rin bang ang buhay mo ay isang bukas na libro? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga taong nasilaw sa kasikatan at nauhaw sa mga karangalan, sukdulang itaya ang kanilang mga reputasyon para lang sa kakapirasong tropeyo at panandali ang pagkilala. Ang kwento ng dayaan ng mga artista sa Manila Film Festival o yung tinaguriang Manila Film Festival Scandal, MFFS. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, Bekenemen! Pakipindot na rin po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Nangyari ang lahat noong 22 ng Hunyo taong 1994 kung saan naganap ang Manila Film Festival. Katumbas ito ng Filipino version ng Oscar Awards, kaya't ganun na lang kahalaga para sa mga artista ang mapabilang at maparangalan sa ganitong kalaking events. Sabi nga ng karamihan, sino mag-aakalang sa kabila ng pagkaamu-among mukha ng mga artistang ito na halos magkapalit-palit na ng mga mukha kung magbeso-beso sa harap ng telebisyon, ay meron din palang itinatagong mga kulo na nasa kaloob-looban nila. Miyerkules ng gabi ng nasabing panahon ng seremonya, habang nasa entablado ang mga host kasama si Gretchen Barreto at si Bebeca Babaji na isang beauty queen na nagmula pa sa Mauritius Island, ng mga oras na iaanunsyo na ang best actress, sumigaw si Gretchen Barreto ng at ang nanalo ng Best Actress Awards ngayong 1994 ay si sabay tunog ng drums para suspense. Pero sa halip na basahin ang nanalo, ibinigay ni Gretchen kay Babaji ang card para siyang bumasa. At malakas na isinigaw ni Babaji ang pangalan ni Rupa Gutierrez na ikinagulat ni Gretchen dahil iba ang best actress na inaasahan niyang babanggitin ito. At sa pagbanggit ng Best Actor Award, si Gabby Concepcion naman ang binanggit ni Rupa na muling ikinagulat ni Gretchen dahil iba na naman ang nakalagay sa card. Alam niyang may daya ang nagaganap ng mga sandaling yun. Pero wala na siyang nagawa kundi mapatingin na lang sa mga hurado dahil may kumokontrol ng palabas. At nangyayari mismo ito ng live sa harapan ng napakaraming mga tao kasama ng mga nanonood sa telebisyon. Naloko nila ang buong sambayanan sa isang iglap lang ng mga sandaling yun. Kalaunan, isa sa mga kinatawa ng nagbilang ng mga boto ang lumapit na nagsumbong kay Mayor Alfredo Lim na ang tunay na dapat nanalo ay sina Edo Manzano at si Aiko Melendez, sabay pakita ng tunay na resulta ng bilangan. Nagulat din si Mayor at kumbinsido siyang nagkaroon nga ng dayaan noong mga oras na yun. Agad siyang sumampa sa entablado at inaanunsyo ang pangyayari, ngunit tila bahulin ng lahat dahil natapos na ang live coverage at ang mga taong tumanggap ng tropeyo ay nagsiuwian na rin. Maging ang card na pinagsulatan ng mga nanalo ay nawala na rin. Sa galit ni Mayor Lim, pinaimbestigahan niya ang pangyayari at ipinatawag ang lahat ng sangkot sa dayaan at binanta ang sasampahan ng kasong kriminal ang lahat ng sangkot dito. Sa investigasyon, habang nire-review yung video sa isang slow-mo, huling-huli na habang nagsisigawan ng mga tao sa pagkapanalo ni Rupa Gutierrez ay nahagip sa audio nang magsalita si Babaji ng "Take it, take it" na ang tinutukoy ay yung card na hawak niya na pinaglalagyan ng nanalo. Inabot niya ito sa isang kapatid ni Rupa na si Rocky Gutierrez na bahagi din ng palabas na yun. Dali-dali niya itong inilagay sa kanyang bulsa at tuloy nang nawala at di na natagpuan pa. Ayon sa interview kay Gretchen, sinabi niya na ang mastermind sa nasabing dayaan ay ang agent ni Gabby Concepcion at ang ina ni Rupa na siya namang agent din ni Babaji. Sinabi pa ni Gretchen na pinangakuan siya ng mga taong ito na siya naman ang gagawing best actress sa susunod na taon kung mananahimik na lang siya sa isyu at palalampasin ang pangyayaring iyon. Ngunit tumanggi siya, kaya't wala na rin nagawa ang mga nasa likod ng dayaan kundi itanggi na lang din lahat at pasinungalingan ang mga pahayag ni Gretchen Barreto. At sa resulta ng investigasyon, nakasuha ng pandaraya ang 7 personalidad na nagsabwatan para sa maling resulta ng mga pinarangalan. Sila ay sina Rupa Gutierrez na tumanggap ng Best Actress Awards, si Gabby Concepcion na tumanggap naman ng Best Actor Awards, si Lolit Solis na siyang may alaga kay Gabby Concepcion, ang actress na si Nanette Medved,
na siyang kasama ni Rupa Gutierrez na nag-anunsyo kay Gabby Concepcion bilang maling nanalo. Ang beauty queen na si Bebeca Babaji na nakusa ng umalis sa bansa bago pa man mapadeport ni Mayor Fred Lim. Si Rocky Gutierrez na kapatid ni Rupa Gutierrez na pinag-abutan ni Babaji ng card na pinaglagyan naman ng mga nanalo na siyang nagtapo naman ito. At si Annabel Rama na ina ni Rupa at Rocky na siya namang naging agent ni Babaji sa kanyang tangkang pagpasok sa showbiz dito sa bansa. Tinanggal din nila ang lahat ng pelikulang kinabibilangan ni Rupa Gutierrez at Gabby Concepcion noon habang hindi pa natatapos ang investigasyon. Ika-27 ng Hunyo nang ipinagutos ni Mayor Fred Lim na isauli sa kanyang opisina ang mga tropeyong hindi naman para sa kanila. At madamdaming isinuli ni Rupa Gutierrez kasamang kanyang mga magulang sa alkalde ang tropeyo at iyak ng iyak na parang pang best actress ang datingan. Ilang buwan pa lang ang nakakaraan nito matapos niyang magdala ng karangalan sa nakaraang Miss World na ginanap dito sa bansa. Samantalang isinuli naman ni Gabby Concepcion ang tropeyong nasa kanya kay Lolit Solis at tuluyan na nga siyang nag-resign dito bilang anak-anaka niya sa showbiz. At tuluyan na nga siyang umalis at nanirahan sa Amerika upang makaiwas sa issue at bumalik na lang sa bansa makalipas ang mahigit isang dekada. Ganon din si Nanette Medved. Tumiwalag na rin siya kay Lolit Solis at nanatili pa ng ilang taon sa showbiz bago tuluyan magpaalam at namuhay ng pribado kasama ang kanyang negosyanteng asawa. Si Bebeca Babaji naman ay hindi na bumalik pang muli sa bansa at napaulat na nagpakamatay noong 2010 sa isang apartment sa India matapos nitong madepress nang iwan siya ng kanyang boyfriend. Samantalang ang natira pang akusado na si Rocky, Annabel Rama at Lolit Solis ay patuloy na nanatili sa showbiz na umamin naman sa pagkakamaling ginawa nila at pasalamat na lang sila dahil wala pang social medias noon. Magtago ka lang sa kwarto mo at huwag kang magpakita sa publiko, wala ka ng mga basher hanggang sa unti-unti na nilang makalimutan ang issue. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin sila sa paghawak sa mga batang talent at patuloy na lumalabas sa telebisyon. Walang nakulong sa mga akusado at ang nangyaring iskandalo ay nagmistulang isang masamang panaginip na lang na tuluyan na ding naglaho pagkatapos mong uminom ng tubig at muling matulog kinabukasan. Samantalang si Mayor Fred Lim na mismo nagproklama kina Edo Manzano bilang best actor sa pelikulang Sakarias at best actress naman para kay Aiko Melendez sa pelikulang Maalaala Mo Kaya The Movie. Ngunit ang pinakamalaking nawala sa kanila ay ang pagkilala sa harapan ng napakaraming tao at live sa mga telebisyon na siyang tunay na ninakaw sa kanila higit pa sa tropeyong tinanggap nila dahil ibinigay ito sa kanila sa isang simpleng seremonya na lang kung saan wala na ang mga tao. Pero sa kabilang banda, may naidulot pa rin naman itong mabuti sa kanila. Ilang taon pagkatapos nito, nahalal na Vice Mayor ng Makati si Edo Manzano at kalaunan ay naging pinuno pa ng Optical Media Board. Samantalang si Aiko Melendez naman ay naging konsehala sa 2nd District ng Quezon City at patuloy na lumalabas sa telebisyon. At ang kapalaran ng Manila Film Festival ay malaki ang nawalang reputasyon na sa tuwing magkakaroon ng ganong event na mga sumunod na taon ay napupuno na ng pagdududa mula sa mga tao dahil paulit-ulit nilang naaalala ang nasabing iskandalo. Ikaw kaibigan, uhaw ka rin ba sa karangalan at pagkilala? Gagawin mo ba ang lahat at ibebenta ang iyong karangalan para lang sa kapirasong palakpakan? Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon? Bekay namin! Kapirasong like naman din! Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli! Paalam!